morning. So, andito po tayo ngayon sa Global Head Office Davao. So, grabe guys. Sobrang napaka-bless sa pakiramdam. Kasi ngayong quarantine days, binigyan ako na empowered dun sumirisim ng 198,000. So, through Facebook marketing po lang talaga siya, guys. Ito yung pinakamalupit. Kasi kahit nasa bahay ka lang, pwede ka palang bumita ng ganito palaking halaga. So, talagang ikaw ngayon, nanonood ngayon, huwag ka nang magduda. Pagdudahan mo na yung duda mo. Kasi, grabe po talaga. Dapat may gawin kang bago sa buhay mo para may bago ding mangyayari sa iyo. Ayan. So, ano yung naging sikreto mo or mindset mo? Bakit ganyang kalaki yung kinita mo kahit sa panahon ng crisis? So, ano yung ginawa mo? So, yung ginawa ko kasi, focus lang ulit more than me. So, ayun, ginawa ko is nag-focus ko online kasi through online, hindi na kailangan ng public distancing, di ba? Yes, so, ito, yes. Through online marketing talaga is through Facebook marketing is nakitaan talaga sa Facebook. So, ang ganda talaga ng power ko sa Milisan kasi nagagawa mo through online and offline. At saka, ang malupit pa na kahit nag-zoom ka lang sa bahay, kumikita ka na. At saka, yung business mo, umaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yes, ayan. So, yun, nasagot niya yung first question natin. And then, second question, ano yung naging motivation mo sa buhay? Bakit mo na-abot yung achievements mo ngayon? Ayan. So, yung motivation ko kasi sa buhay, so, magiging handa ka talaga. Dapat advance ako mag-isip. So, ang pinakamaganda naman talaga sa empowered consumerism is kasi hindi mo naman alam talaga kung hanggang kailan yung quarantine. So, hindi ko mag-alala kung hanggang kailan yung quarantine kasi nga, pwede mo siyang gawin kahit sa bahay lang. Saka yung inspiration ko naman sa buhay, palagang dapat, kapag mata ka pa, mag-negosyo ka na. Kasi, if ever na mag-feel ko, okay lang, kasi pwede ka naman buhawi. Pero, paano kung magtagumpay ka? Kagaya ako na 29 years old pa lang, hindi ko akalain na makabili ako ng sariling bahay at lupa. Ito, yung buhay na planar ko na akala ko lang ng dati sa panaginip ko lang makikita, pero pwede pa namin ito. Kagaya ngayon, 198,000. So, kung kayado ko dati, pag nakahawak lang ako ng 5,000, sobrang saya ko na. Pero ngayon, empowered ko sa Malaysia, parang wala lang binigay niyang gayong income sa few days pa talaga. Yeah. Kung meron kang may bibigay na idea or tips para sa mga nanonood, ano naman yun? Ayan. So, may bibigay ko sa mga nanonood ngayon. So, kagaya ko dati, empleyado. Kasi ako naging empleyado ko 10 years. So, naipon ko lang talaga utang edad sa pa-payslip. Masikip yun po sa practice. So, kaya yun, nag-decision talaga ako na may bago akong gagawin sa buhay ko. Kasi kung wala akong bago na gagawin sa buhay, wala din bago na magyayari sa'yo. At saka ito yung pinakamalit Coach Francis, yung sa Empowered Consumerism. Kung gano'ng kalaki yung charity mo, ibig sabihin nun, marami kang napuhulungan na mga tao na pagayong nangarap din. So yun yung pinakamalupit talaga dito. Kasi hindi lang sarili mo yung napuhulungan mo, hindi lang yung pamilya mo, kundi nakakatulong ka din sa kapwa mo, nakatulad yung mag-isip. Kung kaya niya, kaya mo rin. Kaya kayo ngayon nanonood, OFW, dati, pagaya ko empleyado, single or double man. So, ayan, talagang huwag na kayong magdadalawang isip pa. Talagang i-grab nyo na kung ano yung magandang opportunity. Una, legit, ethical. Ayun, yung pinakamaganda talaga. Ang pinakamalupit may magandang products. So, ang pinakamaganda kasi natin sa negosyo natin is digital, which is computer era, which is in na in ngayon. So, ito nga, sinabi na nila, the networking industry, talaga yung mamumuna sa computer era, which is nangyayari na talaga ngayon. Kasi ito tested talaga po, ayan po. So, Facebook marketing, online marketing, kinita sa Empowered Consumerism. So, bago lang ako nag-check ng 198,000 mahigit. So, actually, 221,000 po. And then, tax na lang dati yung 2 months ko na sa tax ko na lang ngayon. At pinakamalupit talaga, nag-check niya ako. Ngayon, meron na naman akong 50,000 na income sa DPC ko. So, ang ganda talaga na, talaga, magtiwala ka lang sa sarili mo, magtiwala ka sa Panginoon, na lahat ng bagay kaya mo makupan, basta manalig ka lang. Oh, unfortunately, nagdarating sa buhay mo, grabe na, huwag mong sayangin. Dito lang yan sa Empowered Consumerism.